meron akong ano, isang player na ganun. Para mini-message pa ako sa ano, sa Instagram. Good day everyone. We're here for another episode of the DVV show. So, for today we have a former UST Growling Tiger and also UST high school player, former juniors MVP and Mythical Five in the UAAP, and now he's in the PBA. He's playing for the Terra Firma Jeep, and he's formerly from Ginebra also and Northport, and also played for the national team in Gilas. So I'll now welcome here on the DVD show, Kevin Ferrer. Thank you for joining me here on the podcast. Thank you for having me sa pag-invite. I'm so excited na dito sa podcast natin. Siyempre. Excited ako mas malaman yung journey mo and yung mga storya na nandun sa journey mo and masishare mo rin sa mga fans. So, yeah, gusto ko rin marinig yun. So, before we start, gusto ko takamustahin. Alam naman ng mga tao na you're recovering from an Achilles injury and they're waiting for you to get back on the court. So, kamusta naman yung recovery mo? And also, what do you do off the court to keep yourself busy? Like, alam ko may bago kang anak and ano pa ba yung mga ibang hobbies na ginagawa mo? As of now, okay naman. Mga nasa 60% to 70% na ako ngayon. Everyday, kailangan mag-therapy. And ayun yung humugot ng lakas rin sa akin. Yung, ano, yung sinabi mo, meron akong baby. And sa father, ayun yung motivation ko para i-push yung passion ko and ito yung pagpapatuloy pa rin ng takbo ng career ko. Di pa rin na-stop yung dream ko sa paglalaro ng basketball. And ayun talaga yung humuhugot sa kung ano meron ako ngayon dahil sa basketball. Ayun. Inspiration ko talaga yung pamilya ko. Ano yung mga ginagawa mo? Since diba pag mga injured yung mga players, lalo na pag long-term injury, yung iba hindi sanay kasi sanay sila may hawak na bola or naglalaro everyday. So ikaw, ano yung ginagawa mo? Except from spending time from your family. Ayun nga, yung ano, yung simula na na-injure, ano, na-injured ako, di ko alam kung anong gagawin ko, paano ako magsisimula nang hindi ko mahawak ng bola, but ayun yung challenge, maging patient sa ano, therapy. Every day ako nagte-therapy sa Transcend, nakakasawa pero kailangan mong ano eh, kailangan mong gumaling, kailangan mong magpalakas para lumakas para makabalik sa paglaro ng basketball and sa PBA. Hindi pa naman tapos yung ano, yung mission ko doon, and ayun, hopefully na makabalik ng malakas. Yeah. Talking about nga yung mga injuries na ganun, gusto ko tanungin din yung how you overcome it, kasi you said nga na may inspiration ka and motivation na your family is the primary, pero diba may ibang players na sa umpisa doon talaga na hihirapan lalo na pag matinding injury. So ikaw, gaano katagal din yun na medyo na malungkot ka, na madami kang napagdaanan rin mentally, and ano yung mga key factors na nagpa-change ng mindset nga sa'yo na talagang kailangan maging positive, kailangan maging optimistic? Kasi lahat ng players iba't iba yung parang length ng pag-recover. Yung iba mabilis lang, yung iba medyo matagal. So ikaw, paano yung process mo doon or journey? Sa akin, ako kasi gusto ko talagang ano, kung may problema talaga, gusto ko talagang ayusin yan. But ayun nga, yung simula na nangyari sa Achilles ko, mga 1 week to 1 month yung processing paano maka-recover. But ayun, inisip ko na lang talaga yung future ng family ko. Dito talaga kasi ako humuhugot ng kung pangangailangan ko. Ayun, parang unti-unti nanonood ako ng mga videos ng mga NBA players na nagkaka-injuries like this. Nakakadagdag motivation.
Ayun. Tapos yung sa paligid ko rin, yung mga tao na nasa paligid ko, doon ako kumukuha ng inspiration, lakas. Dahil hindi sila nagsasawang magtiwala sa akin na makakabalik ako. And ayun, palagi nila akong pinupush. Palagi na, kaya mo yan, huwag kang panghinaya ng loob. Sandaling panahon lang yan. Ayun ngayon, 5 months na ako ngayon, and then ngayon nag-walking na ako, start na ako ng mag-jumping, plyometrics, Ano yung estimate na makabalik ka, like next conference ba, or like next season na, kasi nga medyo yung Achilles hindi talaga pinipilit yan, hindi katulad ng mga sprained ankle or yung mga ganung injuries lang. Sabi ng doktor ko, month by month ako chine-check, tinitingnan, depende sa progress ng healing ng ko. I mean, depende sa progress ng therapy ko kung ano na yung range ng Achilles ko. Ayun. Depende rin sa kung meron pang masakit, and ayun yung tinitingnan. And ngayon meron akong PRP session para mapabilis talaga yung healing ko. Okay. So yeah, sana makabalik ka na sa court, and excited na rin ako mapanood yung mga three-pointers po, mga defensive plays po. So yeah, hopefully mapanood na ulit kita sa Terra Firma. Pero yeah, talking about Terra Firma, medyo bago ka pa sa team kasi nakailang taon ka din sa Ginebra, ilang taon ka rin sa Northport. So gusto kita kabustahin, ano yung assessment mo so far with the team na si Steven Holt, di ba, bagong addition, and naka one game pa lang ata kayo sa, one or two games pa lang sa conference. And ikaw, you mentioned before na nung kakapasok mo lang sa team na gusto mo maging leader kasi nga madaming players dito na bata pa and hindi pa ganun ka-experience. So, how's the team like now, and what do you see this conference kahit wala ka and you're supporting from the sidelines? Sa tingin ko naman, meron promising yung team namin ngayon. Lalo-lalo na yung si Holt. Maganda yung pinapakita niya sa training. Hindi siya, parang sinishare niya yung ball. Team player siya. And leader na rin kasi I think marami na siyang teams na napuntaan, countries na napuntaan. So experience na siya. And ayun, sa tingin ko lang, unti-unting nag-evolve yung team namin. And ayun, naging competitive na yung yung mga training namin. And ayun, masaya talaga. Masaya ngayon yung team namin. Sana mag-evolve pa and maging mature pa yung team namin para makapasok sa mga playoffs and makakuha ng championship. Yeah, yung team nga na si Samo, like you guys na gumagaling kayo the past conferences and nakikita mo na may upside na gumaling. Pero alam ko yung Terra Firma, madaming mga chismis nga na people always say na farm team gano'n. Pero we're not here to discuss that, syempre. We're here to discuss more. Gusto kita tanungin kung yung Terra Firma nga, since madaming players that keep moving teams, like people are wondering na parang paano nga gagaling yung team. So ikaw as a leader, and you came from a program like UST or Ginebra na medyo structured and may core, ganun, and may culture na yung team. So ikaw sa Terra Firma, and tinatry mo i-guide yung mga rookies, sophomores, ganun. Gaano kahirap rin yun, or paano ba yung process, since yun nga, madaming trades na nangyayari, yung players pa iba-iba, hindi ba mahirap yun, and ano yung tingin mong mga key factors na kailangan mabago para nga magkaroon ng parang sustainable na culture or environment sa isang team like Terra Firma? Siyempre, mahirap yung paiba-iba yung mga teammates. Pero, ayun nga, kailangan mo talaga mag-adjust as a player, as a individual, kailangan mo mag-stick sa system ng bawat team. Hindi lang naman, kahit sa ibang, sa ibang team, kailangan mo talaga, kahit malipat ka, kailangan mo mag-stick sa sistema.
So, para maging maayos yung takbo ng team and magtiwala sa isa't isa, hindi yung hero ball. Ayun yung ano. Ayun sa tingin ko na key na para lumakas kami and para manalo sa mga bawat games. And stick sa sistema and paniniwala sa mga coaches. Yeah, yung pagkukuha ng mga trust, like ikaw, veteran, like siguro ikaw yung mga isang mga vocal na player sa practice kahit, let's just say, nasa sidelines ka para sa games, may mga opinion ka about it. So, paano mo nakukuha yung mga tiwala ng mga bata, lalo na nga na, you know, wala, like, alam mo naman pag bata, like, yung laro nila Jordan Poole ngayon or De La Kuzma, they wanna prove themselves, they wanna keep shooting lang, ganun, hindi lahat, like, team first, ganun. So, paano mo napapasunod or napapakinig yung mga ganun na mga players? For me, kailangan mo maging good example talaga eh. Yung hindi pa ako na-injured, pinapakita ko na okay lang, ito dapat yung gawin, maging hassle, kailangan mong mag-stick sa play, kung ano yung sinabi ng coach, makinig ka, and prove mo sa kanila na palagi kang nasa likod nila, kahit anong mangyari. And ayun naman, nakikinig naman sila sa akin, and for me naman din, hindi ko sinasabi ng veterano, kailangan ko rin matuto sa kanila. Kailangan ko mag-adapt ng new era nila or new system nila. So, para mag-meet kami sa halfway. Ayan. Ano yung masasabi? Kailangan ko rin naman pakita na may respeto rin ako sa kanila and nakikinig rin ako para, ayan, makinig kami sa isa't isa. May respeto sa isa't isa. Ano yung nakikita mo sa kanila na like maganda na ma-apply mo rin sa iyo, like on and off the court, kasi nasabi mo na kailangan mo rin matuto from them? Sorry, ano? Ano yung mga maganda rin na nakikita mo from their style of play or yung personality nila na ma-apply mo sa game mo or sa personality mo na nasabi mo na you need to learn from them din kahit ikaw yung medyo like veteran sa team? Nakikita ko yung pagiging more aggressive nila sa So ayun rin natutunan ko, nakakasabay rin ako. Parang gusto mong isabay yung sarili mo sa pagiging aggressive nila. And ayun, nakikita ko rin yung pag may sinasabi silang ganito yung nakikita nila sa play. So kailangan ma-realize o visualize kung ano rin yung nakikita nila. Sorry. Parang ayun nga, sinasabi ko na makinig, kailangan mong makinig sa kanila. And ayun, yung kasi iba na ngayon basketball ngayon eh. So kailangan natin mag-adapt. Ayun, kasi old school, parang nasa old school na tayo eh. So sila new school na. So kailangan mag-adapt talaga sa basketball. Ayun. I think naman nga that's a good mix nga na mas like open ka rin na makinig kasi hindi naman lahat ng players like willing matuto, like pero iba stubborn talaga kung gusto nilang style. Yun yung masusunod. Pero yeah, I think kaya naman na compromise and you'll learn from each other and long term it will be better. Pero ikaw, gusto ko rin tanungin, since nga leader ka nga sa team, ano yung parang leadership style mo and ano yung sa tingin mo yung parang biggest challenges mo rin as a leader? Meron bang mga challenges for you as a leader of Terra Firma and yan yung style mo? Challenge? Almost wala naman kasi nakikinig naman yung mga bata, mga rookies ngayon. Ayun nga, challenge lang din na paano mo mapakita yung good example, kung enough na ba yung pinapakita mo sa kanila. And yung challenge ko rin na maging vocal pa. Ayan.
vocal pop, ma-explain sa kanila yung anong dapat techniques or kailangan gawin sa sa bawat isa. Ayun yung challenge na nakikita ko. Yeah. Yung gusto ko rin tanungin nga, since you say na you've received a lot of like winning tradition sa UST and Hinebra na may culture, and you say also recently na yung injury mo sa Achilles, like may motivation ka talaga to return, like clear sa mind mo kung it's for your family ganun, and gusto mo to be support them and give them the opportunity to ano, you know, have a great life. Pero gusto ko tanungin, like for a team like Terra Firma, paano mo na motivate yung mga players? Kasi syempre nga yung team like palaging nasa baba ng standings. So how do you tell the young guys na, you know, may future tayo, may upside tayo? Kasi may madami dyan na players na wala na siguro sa team ngayon na they give up na lang, and they feel na parang kahit ano naman gawin ko sa court or sa practice, hindi rin naman aangat yung team namin. So paano mo na motivate ang mga players na may ganong mentality? Sinasabi ko lang na think positive palagi. Kasi once na pumasok yung negative vibe sa sarili mo, thinking, ayun agad yung maiisip mo kahit anong gawin mo, kahit maganda yung ginagawa mo, kung negative yung pag-iisip mo, doon ka matatalo eh. Ayun yung palaging iisipin mo. So, ginagawa ko palagi, positive palagi yung ano, sinasabi ko sa kanila, positive palagi yung pakikisama kahit kahit anong mangyari, positive. And then sinasabi ko sa kanila na manalo tayo, lahat tayo aangat, hindi yung individual na ano, individual, pero na reach mo yung goal mo as a individual, pero yung talo naman yung team, walang kukuha sa iyo. Mas maganda lahat tayo, aangat pag nananalo tayo. Ayun yung palagi yung sinasabi ko sa kanila, na masaya maging ano, sama-sama tayong manalo. Yun talaga. Yeah, tama nga naman yung payo na binibigay mo sa kanila, and syempre ano, sana ma-apply rin nila sa career nila yun and sa tenure nila sa Terra Firma. Pero for the next segment of the interview, gusto kita mas makilala pa, like yung childhood mo and upbringing, kasi usually yun yung tinatakol ko din with my guests, kasi doon yung mas marami akong knowledge na nakukuha, kasi yun yung hindi mo masyadong makikita like sa mga online platforms or sa social media, kasi puro current na yung mga pinag-uusapan, like current PBA player, UAP player. So yeah, kwentuhan mo naman ako kung saan ka lumaki, and or yeah, saan yung childhood mo, saan part din ng Pilipinas, and ano yung ginagawa mo nung mga childhood days mo? Basketball na ba kagad, or may mga ginawa ka bang activities nung bata ka bago ka napamahal sa basketball? Umpisa ko, family kami na mga athletes. Okay. Yes, lolo ko naglaro ng mikaa. Yung mga tito, uncle, naglalaro ng NCAA dati sa Letran. Yung father ko ay naging inspiration ko. Naglaro siya ng Lyceum simula college, high school to college, I think. And then yung habang lumalaki ako, nakikita kong naglalaro rin kuya ko sa San Beda, Mindiola. Kasama nila sila Menor. Yes. Ayun, sila OG Menor, Taganas. Ayun, nakikita ko sila, masaya sila, naglalaro, and eventually, ayun, nakakatulong sila sa pag-aaral. Nakakuha sila ng scholar. Ayun, naging motivation ko. Kasi sa family, ako lang yung nag-aaral sa public sila. Nasa private na, mga pinsan ko, nasa private na. So sabi ko, one day, mag-aaral rin ako sa public. Sa private. Ayun. Sinipagan ko habang nasa public school ako, nag-training ako. Hindi
dalawa yung sports ko eh. Una talaga yung walang wala kasi sa school namin yung basketball. So nag-try okay. ako ng nag-try ako ng badminton. So so 2 years ako nagba-badminton habang wala yung basketball and awa ng Diyos nakarating ako sa ano Manila Meet yung mga palarong pambansa whatever ano yes. ganoon. So sports pa rin pinapatuloy ko pa rin yung say sports namin yung tapos pag wala every summer nagano ako simula elementary to second year high school ako nagte-try out ako sa San Beda every summer okay. yun San Beda. Oh, so napapasama ako dun sa mga ano nila liga. Mm. Liga ng ano mga off season, mga summer yes. league. Yeah. So ayun, dun ako nahasa hanggat nag-try may naglalaro ako sa parang barangay namin, may nakakita ang referee sa akin. So sabi niya na bakit ayaw mag-try sa ibang schools? So nag-try ako ng ano JRU Adamson and UST. Walk-in 'yun, try out lahat. Yes, walk-in 'yun. Yun sa JRU doon sa ano 'yun eh. Sa May Mandaluyong yung gym na 'yun. Yeah. So ano kasi ako lang mag-isa palagi yung pupunta doon. So try out ako and then sabi nila na maaga pa yung tryout mo pero mapapromise namin na bibigyan ka namin ng scholar. Yes. And then sa Adamson 50% yata binibigay sa akin na scholar. Okay. Yeah, pero sabi ko 50% malaking bagay pero wala kaming ganung ano eh. Yeah. Pera. Gusto mo full sana. Yes. Kasi malaking tulong na sa parents ko yun kung full scholar. And then sa UST, yung nag-tryout ako, hindi ko alam talaga, sobrang naligaw ako eh, yung first tryout ko sa UST. So, magulo nga. Nag-LRT ako mula sa amin. Bumaba ako sa Doroteo kasi okay. sa Quiapo banda. Eh, UST nasa Espanya, di ba? Yeah. Yung, so, nilakad ko yun. Hindi ba malayo okay, yun? I mean, malapit pag may kotse, pero malayo yun. No, malayo. Naglakad lang ako kapunta. So, pagdating ko dun sa, sa gym na yun, pagod na ako, warm up. And then, ayun, naka-warm up na ako. Maganda lang yung pinakita ko sa kanila. And, yun, in-assure na nila na, ayun, 100% ka dito sa UST. Bibigyan ka namin 100%. Kailangan mo lang, comply yung mga requirements na kailangan. And pagbalik ko sa bahay, ay nagad yung balitang binigay ko sa parents ko. And masaya sila dahil, ayun nga, sabi ng mother ko, alumni siya doon sa UST. Ah, okay. Yeah. And then, yun na. Maganda ano nag-comply na kami sa UST and nakapasok na ang second year doon. Maganda yung maganda naman yung start ko dahil habang residency nag-residence ako nag-try out rin ako sa RP youth team, pinag-try out ako. Okay, galing ah. Oh. Yeah. Ayun, tapos awa ng Diyos nakuha ko doon sa RP youth team kasabay ko kabatch ko sila Kiefer, sila Geronteng, yeah, Tolomia, Scotto. Maraming magagandang journey na nangyari sa akin habang nag-residency ako. Yeah. Mm. Ano yung age na nag-start ka mag-basketball, yung kinwento mo na nagba-badminton ka pa, and ano yung age rin nung nag-try ka sa mga schools like yun JRU, UST and Adamson, like ano yung ilang age yun, parang you were pang UAP level na and nang nag-start ka mag-level? Since na natuto ako mag-basketball 6 years old. Tapos doon lang ako naglalaro sa mga
sa mga bahay, sa labas ng bahay namin may basketball court doon eh. And then yun nga, mga natigil ako sa paglalaro na hindi naman natigil, nagfocus ako sa sa badminton yung mga age na 10 to 12 ako. Okay. Yeah. Tapos nag-UST ka ganun. Anong age? Nag-UST ako 14, 15 ako na Yeah, kasi yung natanda ko kasi yung Gilas kasi 16 under yun eh. So 14, 15 ako noon. Okay. Nag-ano. Nabanggit mo nga sa akin na yung family mo na lahat sila athletes and iba't ibang sports ngayon nilalaro. So, nung lumalaki ka ba, parang napupush ka nila na maging athlete din or ikaw mag-isa na gusto mo magpursige na maging athlete? Kasi yung iba may mga story nga na napipilitan sila and good, syempre like silver lining rin yun na napipilitan sila pero nung time na yun parang ayaw nila. Pero nung kilalabasan, okay naman. Pero ikaw, is it sarili mo ba yun na gusto mo maglaro ng sports or napilit ka rin ng pamilya? Sa akin, sarili ko lang talaga. Dahil nga, nakita ko yung ano nga, yung mga relatives ko na masaya siya na naglalaro ng basketball, mga sports, and and uso dati talaga yung ano, yung mga ligang barangay. So doon ako palagi nag-ano, and nag-enjoy talaga ako maglaro ng basketball hanggat sa nadala ko yung ano, yung paglalaro hanggang ngayon na nag-enjoy ako. And then yung motivation ko talaga yung ano, nasa public ako, gusto kong mag-aral sa private. Ayun. Okay. Oh, magandang talagang motivation yun kasi madami rin mga story yung players na malaki na yung napuntahan nila because of basketball. Or not only, yes. Kung wala yung basketball, you never know what could have happened. Pero ikaw, like you mentioned also yung mga ligang barangay, I'm pretty sure yung mga ibang players dun din gumaling, like yung mga nasa PBA ngayon and UAAP. And yung na-interview ko recently din, si Ray Remogat. Di ko pa nalalabas yung episode actually, pero si Remogat din, ganun din ata siya gumaling, yung mga larong ganun. So ikaw, playing in leagues like that, and then transferring to UST, di ba, for high school and college or RPUs, like may structured, may system. And sa mga ligang barangay, di ba, more of skill, like papakitaan ka ng skill and galing on defense and offense. So as yung age mo na gano'n, mga 14, 15, di ba, like paano mo na-apply yung game mo na pag UST, dapat mas may system, sumusunod sa coach, pag sa ligang barangay, pwede ako magpasikat, gano'n. Di ba, hindi ba mahirap yun? Or ano yung mga pinagdaanan mo ring mindset para mag-flourish both ways? Sa ligang, ano naman, kasi mga barangay, kailangan mo rin naman makisama. Meron din namang sistema yung ano eh, bawat team doon. So, ayun, na ano rin, thank you sa coach ko doon na laking sistema din. Tinuruan kami na paano yung bawat pwesto, bawat play, ayun talaga, kailangan maging disiplina sa sarila. And ayun, tinuturo rin sa kanila na ay sa amin na bawal magpuyat, mga ganon. Okay. Disiplina talaga eh, dahil gusto nilang maging disiplinado kami, maging malayo marating namin. And ayun, doon ako natuto na makinig sa coach palagi. Hindi naman ako score dati. Ano rin ako. Depensa talaga ako. Kung sino man scorer ng ano sa ibang barangay, ayun talaga yung pinapabantayan sa akin. Yung ano, tawag nila talaga, asawahin mo na kahit saan magpunta. Ganon. Hanggat na-adapt ko yung ano, bonus na sa akin talaga yung points talaga. Ayun talaga yung role ko, bantayan kung sino yung best player ng bawat ano team. And then ayun, unti-unting na-adapt yung offense ko sa pananood ng ano, basketball din, mga PBA, NBA. Doon ina-adapt ko habang ako lang sa individual ko yung
individual ko yung tinitrain ko. Dahil sa labas nga ng bahay, may basketball court kami. Ayun. Oh, tsaka yun, sinasabi mo nga na hindi ka pa score nung time na yun. Pero nung nabasa ko nga, nung high school, you were one of the best players na sa UAAP eventually. And yun nga, after siguro nag-RP youth ka, nakatulong din yun. And nung nag-residency ka. So, maybe you can talk about your journey on paano ka na nga naging top player sa UST Cubs na naging, yun nga, MVP ka pa nung senior year mo. Kasi nga, you mentioned nung start na hindi ka pa score. So, paano yung progress bigla na naging MVP ka? Naging, syempre, pag naging MVP ka, mataas rin yung scoring mo nun. Ayun, malaking tulong kasi sa akin yung ano yung RP youth team, yung Nokia team namin. Kasi ibang level na yung competition doon eh. Dinevelop kami na ayun, as ano ba? Nakakaangat kami sa UAAP. Parang ganun. Pagbalik ko kasi sa UAP, iba na to ah. Kasi mas malalaki yung sa Gilas eh. I mean, sa national team, iba-ibang player eh. Ayun, nakalaban namin dati yung Iran. Mga six-footer, 6'7" yung nakakalaban namin. Ang tapos bata niyo pa. Tapos ang lalaki oo, na. Tapos yung China. Ako yung center doon. Tapos, wow. Kalaban namin, mga 6'9", mga ganon. So, na-adapt namin paano dumiskarte na makaka-score, paano depensahan. Ayun. Tsaka, ever since naman na pag sumasali ako sa liga, mas higher yung, kunyari, 13 years old ako, sumasali ako 16 above, yung mga tatanda na okay. Talaga. So, ayun yung experience na makukuha mo doon. Dahil once okay. Na sa level mo lang yung sinalihan mong liga, hindi ka matututo doon eh. Ayun yung turo sa akin na sumali ka sa liga na matatanda para makakuha ka ng experience talaga. Para pagdating mo doon sa level na ayon sa iyo angat ka. Tama naman, tama. So yung UST stint mo ba sa high school? Yung anong year ka sa high school nung bago ka nakalaro sa UAAP? Third year to fourth year ako. Ayun yung kasi okay. Second year doon ako nag-residence. Eh. Okay. So, kamusta naman yun nga, sinasabi mo na si Kiefer naging teammate mo ng RPUs, pero I think kalabing pinag-uusapan yung battle niyo nung high school. So gusto kong tanong kung paano yung battles niyo noon na for MVP and yung championship din. Alam ko na nalo sila pero alam ko na gusto mo talaga makuha yung championship noon kahit ikaw na yung MVP. So kamusta yung battles niyo noon? Kasi syempre hindi naman televised yung games and people wala masyadong alam yung mga tao tungkol sa laban niyo nung high school level. Si Kiefer, since na naging kami, naging teammate kami, naging rivalry whatever na naging best friend na kami dahil doon minsan doon ako natutulog sa bahay nila. So yung rivalry na yon pag magkalabang kami walang kaibigan, walang teammates, basta laruin na namin yung laro namin, kailangan namin i-push yung bawat isa sa amin. Wala namang wala namang personalan doon eh. Basta nakakatulong kami sa isa't isa. Ayun. Nagiging motivation namin yung isa't isa dahil kailangan mong talunin ako, kailangan natin magpakita, kailangan natin ingat yung team natin. Ayun, yung naging tulong sa akin ng pagkakaibigan o rivalry namin ni Kiefer. Oo. Ito maganda. Gusto ko marinig yung opinion mo kasi yung mga players ngayon, konti na lang rin yung mga nagsistay sa sarili nilang high school program. Like pagdating sa college, lumilipat na sila ng ibang school. I mean, may mga chismis na depende daw sa offer or kung ano mabibigay ng school. Syempre, hindi naman, ako hindi ko alam kung
ano yung tama or ano yung maling balita na lumalabas sa social media. Pero mm-hmm. like ikaw, nung UST High School ka, UST College ka, si Kiefer, di ba? Ateneo High School, mm-hmm. Ateneo College. So yun, konti na lang yung ganoon. So ikaw, ano yung opinion mo sa mga UAP or collegiate, UAP or NCAA players ngayon na nag-iiba ng school or minsan yung iba magta-try pa sa Amerika or ano yung ibang path na gusto nilang tahakin. So, ano yung opinion mo with players, yung loyalty and yung, I don't know what to say, recruitment, like, iba na nun time nyo? ngayon, nakakaingit nga yung mga ganyan, eh. Yung mga merong, ano. Sa amin, scholar lang, okay na eh. Makapag-aral ka lang sa, ano talaga eh. Sa mga school na magaganda. Ayun, ngayon, no. Ang hirap eh. Ayun, may negative side, may positive side. Yung negative side, parang ayun niya, pera-pera na nga lang. Parang hindi, pag nagka-pera ka na, parang yung desire mong mag-compete, wala na eh. Kasi once na kumukuha ka na ng malaking pera, parang may ano na ako, sinusweldo naman akong gantong ano, college. So, yung goal mo para mapunta sa PBA, whatever, na kung saan-saan man, di mo mapapakita yung galing mo. Kasi, sa amin kasi, yung pride yung ano eh, yung pinapakita namin eh. Kaya nag-stay ako sa UST. Dahil meron akong playing time para mapapakita ko yung package ko, yung kung anong meron ako, hindi yung pumunta ako sa ibang school dahil sa pera. Kasi yung pera ma-earn mo yan eh. Dati kasi pride yung pinag-uusapan eh, pride ng ng bawat school eh. Diba? Yung school pride, iba na ngayon compared to before. Yeah, parang ngayon, kung may pera ka, dun lahat mapupunta yung mga players eh. Hindi katulad dati na pride talaga, makapag-aral ka lang sa school na yun, dun ka. Paglalaban mo talaga yung school mo. Nakikita ko kasi na yung negative side pag may yung mga pera-pera na kumayaman yung school, meron recruit budget, parang na-hoard nila yung talent ng mga bata. Hindi, kunyari, may pera ka nga, pero bangko ka naman. Ayun yung negative side na na nakikita ko. Hindi mo mapapakita yung talent mo. And di ka makikita ng another high level na league katulad ng NBA, PBA, tapos sa ibang bansa. Ayun, kailangan mo talagang paghirapan talaga yung parang deserve mo na pera. Kasi ayun nga sinasabi sa amin dati na sa college wala diyan yung pera kundi yung doon mo aanihin sa next level, like eto nga PBA, and then kung saan man bansa yung merong liga. Ayun lang. napag-usapan mo konti nga yung pros and cons ng new like recruitment style or approach ng mga schools ngayon. Pero sa tingin mo ba yung mga negatives, pwede pa bang mabago yun, or tingin mo reality na talaga yun and kailangan na mabuhay ng mga tao na ganun? Kasi hindi ko alam kung narinig mo dati na si Coach Franz Pumarin, sinabi niya sa isang interview nga na yung Adamson nung head coach siya, medyo behind na agad sila, hindi pa nag-uumpisa yung season dahil they don't have the same resources as the other schools. So sa tingin mo, ganun na ba talaga for the foreseeable future, or meron pang paraan or something na magbago? Kasi alam ko yung UAAP nagkaroon pa ng parang allowance maximum, ganun. Hindi naman nasusunod yun for sure sa baba nung nakita kong amount ng time na yun. So ano yung opinion mo tungkol dun? Sa tingin ko, hindi na hindi na bababago yun. Kasi iba yung pride ng bawat school, lalo na yung mga big schools na yan. Lalo na yung mga alumni.
susuporta talaga sila para makuha nila yung gantong player, para hindi nila makalaban yung gantong player, kukunin nila, kaya bibigyan nila talaga ng allowance para ayun rin, pride nila makakuha ng championship din. Yeah. And then eh nakakalungkot din sa mga ibang school na walang pang recruit, pang allowance, mm-hmm, dahil matitira na sa kanila yung mga average player, mga ganun. And then ano ba, which is okay naman dahil doon mo yung mga average school kasi doon mo mapapakita talaga kung ano yung talent mo. And at least doon, walang mga player na magagaling. Yeah. So, ayun yung time na ikaw yung magbubuhat ng team mo or doon ka makikita. Kaya sabi ko nga na sa mga like Ateneo, Alasal, UP, andyan na yung magagaling eh. So, makikipag-kompetensya ka pa para ma-line up ka. O, I mean, di naman ma-line up, para mapasok ka sa rotation. Hindi katulad ng mga ibang school na ayun, merong chance ka na mapakita yung talent mo. Yeah, tama nga, like sila Jerome Lastimosa, di ba, sila Ray Remogat, like kung nasa ibang school sila, ba hindi nila mapakita na they're a top tier point guard sa college dito sa UAP. So tama yung mga pinupunto mo dun. And ikaw ba, nung kinukuha ka ng UST, syempre for college, na-consider mo ba yung ibang schools or set ka na UST ka na? Tinitingnan ko talaga na kung saan ko mapapakita yung talent ko. Ayun yung ayun talaga yung ina-eye ko na makakalaro ba ako nito. Makakalaro akong gantong playing time. Meron sino yung kapositionan ko. Ayun yung tinitingnan ko dati. Hindi ko tinitingnan talaga yung kung may allowance ba or whatever. Kasi ayun nga, yung tinuro sa amin, kailangan mo talagang mag-ani sa college talaga para sa ano, sa PBA or sa ibang league, may experience ka para madali ka makuha. Makikita nila yung talent mo. Ayun yung unang mindset ko kung bakit ako nag-UST. Okay. Oh, yung mindset nga na minention mo, nag-agree din ako dun. Pero nga, as you mentioned, hindi lahat ng mga players ngayon, ganun na rin yung pag-iisip. Pero that's them, bahala sila. I mean, we can respect it. So, yeah, that's it na. Pero yung gusto ko tanungin is yung UST stint mo nga. Since you mentioned nga nung high school, kayo ni Kiefer, may battles kayo, and entering college, of course, mayroong mga veterans. So, balik ka na naman sa pagiging role player or supporting cast player. And then, there was a time din sa UST, I think, nung 78, which was your final year, na you were the one of the best players or the best player on the team. So, yung pagiging roller coaster na gano'n, na up and down and up and down. Paano yun sa'yo? Paano mo na-adjust yun? Kasi syempre yung skill, alam mo naman yung capabilities mo ever since high school na kaya mo mag-contribute on a high level. So ikaw, how do you adjust na you'll still stick to the team and yung gagawin mo is still kung ano yung para mag-succeed yung team rather than yung papakitang gilas ka palagi na yung skills mo sobrang dami. For me, yung una kong dating sa UST as a rookie, binigay ko lang naman yung best ko, kung ano yung lahat ng na-experience ko nung high school ako. Kailangan ko rin talaga mag-adjust sa mga sasabihin ng coaches kung anong role mo. Ayan, hanggat ma-earn mo sa kanila yung tiwala. Hanggat ma-earn, darating kasi yan sa punto na ikaw yung magiging veterano. So, ayun yung time na iti-take over mo yung sarili mo as a leader. Ayun. Give chance to ano rin naman kasi sa mga veterano. Ayun. Kailangan mong tulungan sila para
makaangat para mapakita rin nila yung talent nila. Kasi, ayun nga, rookie ka pa lang, sila palabas na. So, tulungan talaga, tulungan yung ano namin doon, yung system namin doon. Yeah. Wala yung pagpasok mo lang superstar ka na agad, hindi pwede naman yun. Kailangan mo talagang respetuhin yung ano veterano. Oo. Yung pagbibigay respeto and yung pagkakaintindi nga nung ganun na may hierarchy din sa team on veterans, rookies, ganun. Saan mo nakuha yun? Like, nung bata ka pa ba? Ganun ka na rin? Like, nung high school ka pa or grade school, ganun ka na ba mag-isip? Kasi hindi naman lahat ng basketball players selfless or inuuna yung priority ng team. Kasi pag, ever since kanina, since the start of the episode, parang sinasabi mo na parang ganun na yung mindset mo ever since. Natutunan na, pinaka natutunan ko yun sa RP team talaga. Yung RP youth team. Kasi ayun nga, walang matutunguhan yung pagiging individual mo or magiging selfish mo sa sarili kung di lahat kayo aangat. So ayun, mas maraming masaya, mas ano, aangat kayo lahat. Ayun, ayun yung sinasabi sa amin, kasi yung pagiging selfish, sarili mo lang yung sarili mo lang iniintindi mo eh. Kahit anong mangyari, matalo, manalo, pag nakuha mo yung goal, masaya ka. Di ba? Pero lahat naman, kung nakuha naman lahat ng goal, manalo, matalo ng team, masaya kayo dahil nakuha niyo yung as a team eh. As a team, nandun kayo eh. Nandun rin yung bonding na makukuha niyo. Oh, yeah. Speaking of yun nga, yung team and yung bonding and yung pagiging malakas ng isang team. Anong point sa UST career mo yung parang binigay sa iyo ng coach na, oh, ikaw na bahala dyan, ikaw, responsibilidad mo na maging isa sa mga lead guys, ikaw yung mga top scorer, or yun nga, vocal leader sa team. So, kailan nabigay sa iyo yung responsibilidad na ganun, and paano mo na-embrace yung ganung responsibility at that age and mataas na level like UAP? Simula nung third year college ako. Kasi, ayun nga, doon na nag-start yung pagiging, naglalaro ako sa D-League. Okay, yeah. Naalala ko nga. So, ayun. Yung binigay kong respect, na-earn ko sa mga coaches yung respeto nila sa akin. And na-earn ko rin yung sa mga coaches yung pinaghirapan ko. May tiwala na sila sa akin kung paano dalhin yung team. Ayun, unti-unti kong ina-adapt yun. Pero ayun nga, kailangan rin ng tulong ng mga veterano sa akin. And kailangan rin ng tulong ng mga coaches sa akin. Ayun. Unti-unti, third year hanggang graduate ako, kailangan kong maging vocal. Hindi naman lahat, pag sinabi mong leader, ikaw talaga yung masusunod doon eh. Hindi, kailangan mong mag-set na example na makinig ka rin sa bawat isa. Ayun nga, yung key is respect sa bawat isa. Ayun yung mapapayo ko. Ayan. Yeah, tama naman. Tama. Pag nakuha mo yung respect and yung pagkakatiwala ng teammates mo, talagang that's where the success starts, I think. Kasi nga, makikinig na sila. And alam nila, halos lahat na, I mean, or lahat ng sinabi mo, may ibig sabihin yan, hindi lang, para lang masabi mo and para lang mapagsabihan mo sila. So, yung gusto ko rin mapag-usapan is, for sure, gusto rin marinig ng mga fans is, yun nga, yung defense mo sa UAP, kasi nung senior year mo, I think kalaban yung NU nung Final Four and upset nyo sila kasi sila yung number one seed and they had Ray Parks na MVP, and diba, he said in an interview na parang yung defense mo daw is more than physical, like, diba, masyado daw over the brink, something, naalala ko na something like that, and
syempre yung mga tao, alam naman yung mga nangyayari like with you and UST, yung style of play mo. And even in the PBA, yung imports, alam ko na napipikon rin sa'yo, like sila Glenn Rice Jr., yung mga Ginebra, kasi Ginebra fan kasi ako. So, naalala ko yun na napikon mo si Glenn Rice nung series na yun, di ba? Na thrown out pa ata siya nung final game. So, yung pagiging ganong style of play, like saan mo nakuha yung ganong ano, pagiging physical player, yung nang-iinis ka talaga. And as a player like that, paano ka nagiging hindi dirty and nagiging physical ka lang? Kasi pag on the brink ka na, medyo mahirap na siya i-distinguish. So, yeah, paano yung mindset mo pag mga ganun yung role mo in that game? Paano ba? Kasi nung, ayun nga, yung nasa mga ano ako, barangay ako, naglalaro, or mga inter-barangay, yeah. Ayun nga, yung pinapadepensa sa akin yung mga yung mga star player nila. So, may guide naman kasi yun eh. Hindi ko naman gagawin yun kung bawal eh. Kasi, di ba, every start na mag ng season, may mga ano naman kami, mga seminar about kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung bawal. So, ayun. Tinatry ko hanggat saan yung bawal. Parang sineset ko yung tempo ko yung bar kung hanggang saan yung allowed. Kung tinawagan, so hindi ko gagawin. Diba? Mm-hmm. Ayun. Physical lang talaga. Ginagamitan ko ng kamay. Mm-hmm. Yeah, hindi naman yung sasapakin mo. So yung armbar lang talaga. Ayun. Tapos yung paano ba babanggain mo hanggat mapasok yung sarili mo dun sa dinidepensa mo sa key player. So dun rin papasok yung mind games. Ayun yung ano, kasi once na napasok mo yung sarili mo dun sa binabantayan mo, parang mawawala na siya sa laro niya. Ayun yung key mo palagi talaga. Mm-hmm. And inakatulong rin sa akin yung panonood ng mga fundamentals ng mga NBA player, yung mga defensive player. Dati binapanood ko si paano bumantay si Rodman, Chris Bowen. So ayun, nakakuha rin ako ng tips sa kanila. Ayun, ina-apply ko doon sa ina-apply ko sa game. Malaking tulong rin sa akin yung pag-aaralan mo yung babantayan mo. Saan siya malakas, yung mga advantage or disadvantage niya. Ayun yung pinaka malaking tulong sa akin, yung pagre-review ng tape kung ano yung mga laro nila. Ayun. Mm-mm. Ano yung favorite like battles mo, whether college or UAP or international? Kasi nga, yung mga fans for sure interested. Kasi alam nila yung Glenn Rice, Ray Parks, ganun. Meron pa bang mga iba na favorite mo na pag tinanong ka ng mga tao ano yung favorite na matchup mo, ito yung unang maiisip mo? Favorite matchup? Yung ayun nga, yung ano, international. Yung ano pala ako, 6'2 ako, tapos binabantay ako 7-footer, mga ganun. Tapos pinipisikal ko lang talaga sila. Ayun yung nasa isip ko. And then nananalo kami pag galon. Tapos meron nga akong may isang game kami naka ano rin ako, almost 6 or 8 offensive fouls. Wow, ang dami. So, ayun. Kaya nag-enjoy ako sa depensa. Parang doon pa lang nakakatulong na ako sa team. Hindi man points sa depensa mo. Doon ako nakakatulong. Sinabi mo nga na tinatry mo minsan i-check kung ano yung like break na pwede kang dumikit sa player or kung ano yung pwede mong gawin in terms of yun nga, nakadikit ka sa player, ganun. So, ikaw, nung
Pag sa PBA ka, like, yeah, specifically PBA, yung referees ba, like, iba-iba rin yung tawag, like, kasi iba-iba yung mga referees, like, yung iba pag ano, technical kagad, yung iba konting hawak mo palang reach in foul kagad. So, paano mo nagagawa yun? Kasi iba't ibang referees naman yung nag-officiate every game. Kailangan mo talagang kilalanin rin yung referee hanggang saan sila tumatawag, kung ano yung mga limitation na allow sa'yo or bibigay sa'yo. Doon ka lang, kailangan mo talaga mag-adjust. Minsan nakaka-frustrate dahil ayun nga, sabi mo, yung ibang referees allow yung ganito na gantong technique na depensa bibigay mo, tapos yung sa isa sobrang nipis. So ayun nga, kailangan mo talagang i-ano rin yung mental mo, i-train yung mental mo. Kasi sa basketball naman, hindi lang pisikalan yan, kundi mental din yan. Kung wala yung isa doon, mahirapan ka. Meron na bang isang time na nainis ka sobra sa isa referee? Hindi lang isa eh. Ano yung pinaka-memorable? Maraming beses eh. Ano ba? Ayun na yung paging soft na yung tawagan. Parang onting, ano mo lang, bangga. Yung parang inaalaga yung player. Parang ganun. Nakakainis yung ganun yung tawagan. Hindi yeah, consistent so, yung tawagan. Yung na-mention mo na gusto ko itakal is yung mental state. And yung itong mga players nga is some players, hindi nila kaya makipag-trash talk or makipag-bungguan. And then also play at a high level. Pero ikaw, nakikita ko, kaya mo gawin yun. Like, sa defense, yun nga, mang-inis ka. Pero sa kabila, titira ka pa rin ng 3 points. And 1 ka pa din, ganun. Like sa NBA, makikita mo sila, Draymond, kayang-kaya nila. Pero merong mga iba, pag napikon mo na sila, nawawala na talaga sila sa laro nila. So, paano mo na-develop yung pagiging level-headed na you still stick to the system, stick to the goals of the game? Kasi nga, hindi lahat ng players kaya yun. Pero nakikita ko nung UST and PBA days mo, nagagawa mo pa rin yun. Maybe not all the time, but at least most of the time. Sa tingin ko, yun nga, depende na rin sa'yo yun eh. Depende sa kinalakihan mong surrounding sa'yo, like yung family mo habang naglalaro, kayo, yung bonding nyo, trash talkan lang talaga, parang ganun. Ay na-develop sa akin yun na habang tina-trash to ako ng kuya ko pag nagawa na naman kami or what the, ano, kailangan mo mag-focus sa laro talaga. Ay yung nakikita kong advantage ko dahil trash talker din yung kapatid ko eh. And yung tatay ko, isa yun sa pinaka-idol ko sa pagdating sa mga ganyan eh. Kaya pala sanay ka na kasi everyday yan pag sa bahay niyo no nung bata ka siguro. Tsaka tinetake ko ano kahit pag nanonood sila ng game ko, parang hindi nila ako binibaby. Parang sinasabi talaga straight to the point na wala ka pala eh, hindi mo kayang bantayan ng ganyan eh. Hindi mo kayang ano. So naging motivation, naging challenge sa akin yon na kailangan kong pag-igyan, kailangan ko depensahan talaga to. Kailangan ko pag tunash to ko to, nasa game pa rin ako, nasa game mode pa rin ako. Ayun yung ano, yung naging training ko. Sa tingin ko, ayun yung unang nakuha ko sa pagiging trash talker ng pamilya. Would you say merong game na nagkamali ka, na sumobra ka, na na-affect na rin yung game mo, or never pa naman nangyari yun? Meron akong ano, maraming games na gusto ko lang sirain yung laro ng yung team, pero nawala ako sa laro ko talaga. Parang hindi naman sira na bugbugin o whatever na. Paano ba? Gusto ko lang talagang i-put yung sarili ko sa ano, pag-iisip niya. Na hindi minsan ayaw talaga kahit anong gawin ko eh. So
trash talker rin yung pamilya niya siguro. Siguro nga, siguro kaya nasanay na rin siya. Pero yung maganda rin is yung yun nga yung approach mo sa game, like you only leave it on the court and I don't think off the court like meron kang mga like negative things masasabi or iniinis mo rin sila. Pero meron ka bang nakalaban na pati off the court di ka na rin pinapansin or di na rin nag-hi sa'yo pag nagkita kayo sa mall or something? And anong approach ginagawa mo? Kasi ikaw, like, I'm pretty sure yung style of play mo nga, madaming maiinis. Pero sana naman, like, diba, so on the court lang. So, paano yung approach mo doon? Wala naman. Sa tingin ko, yung mga basketball player talaga, ano nila na hanggang sa court lang talaga yun eh. Walang okay. Trabaho lang, walang personalan. Ayun yung ano. Pinapakita ko naman sa kanila na pag sa court, mabait ako eh. Lalo na, ayun niya, yung ano namin ni Keith. Lalo na yun si Keith. Ako ba yung dumidepensahan yun. Dumidepensahan pa niya. Minsan, physical talaga ako. Sabi ko, walang personalan. Ha? Alam mo naman kung ano. Sabi niya naman na, kilala naman kita eh. Teammate kita, protektahan mo ako. Diba? Parang ganun. Pero pag kalabang kita, walang team, ano, wala. Walang personalan, trabaan na lang talaga, depensa lang talaga. Okay. At least naman, okay, yung ganung mindset kasi nga lahat, halos lahat yun yung you know, gusto mo makita ng mga fans na sa court lang. Kasi yung iba, like, di ba, may man nakikita ka sa likod, nag-aabangan pa sila, whatever. Like, oh, hindi naman na, hindi naman na kasama. Meron akong, ano, isang player na ganun, parang minimessage pa ako sa, ano, sa Instagram. Bakit ano? Kilala ako kasi na. hindi ko alam yan. Off the record. Sino? Si Glenn Rice. Ah, okay. Siya yun. Okay. Yeah. Kasama ba natin yan sa interview? Ah. Ay, sa ano? ikaw bahala. Pero ayun na, si Glenn Rice, may nag-message sa akin na kaibigan. Ano niya? Kaibigan niya ata or ano, bata. Na hindi ako pinapapunta doon sa iyo. Ano, pag nakita raw ako sa labas, gano'n. Bakit? Ano sinabi mo? Hindi mo na nireplyan, gano'n? Hindi ko na nireplyan. bahala ka dyan. So talaga, ano yan? After nung game? Nung pinapon ba niya yung ball sa iyo? Yun. Oo, after ng game. Tapos mga 3 days, 4 days, gano'n. May nag-message sa akin na pero hindi ko na lang pinansin yun kasi wala namang patutungo pag papansinin mo yun. Pero yeah, at least you learn a lot from these people then na may mga advantages and disadvantages then. And I'm pretty sure yung athletes na natututunan na rin yun. If not, matututunan rin nila eventually. Pero now, gusto ko rin marinig yung opinion mo about yung coaches mo, specifically si Coach Pido and si Coach Tim. Pero si Coach Pido muna since UAP season, si Coach Pido, napapanood ng mga tao like twice a week, di ba? Sa TV and may mga sa TikTok pa ako nakikita na like Coach Pido reactions, ganun. So, people behind the aware yung mga tao on him. Kasi nga, UST struggling, rebuilding sila now. And anong time nyo, mas may success ang UST nun. I think nag-finals kayo 2013 and 2015. Pero I think si Coach Pido pala hindi na nun 2015. Pero nung 2013 siya yung coach and nung 2006 'di ba nag-champion rin yung dalawa. UST. Dalawa yung ano, nag-championship kami 13 and 14 yata. Ah, okay. So, yun, 14 pala okay. So, kamusta naman yung style ni Coach Pido and yun nga yung reactions niya. Gusto ko rin marinig from you like yung best stories niya kasi sobrang natural ng mga reactions niya. Alam mo hindi plastic or alam mo hindi lang for the cam ganun. So, yeah. How was he as a coach with you? Si Coach Pido kasi, niya, yung nakikita niyong pasigaw-sigaw, nagbumura, tapos yung ano. Ayun yung technique niya para magising kami. Magising ang diwa namin. Kasi minsan, ayun, as a player, kasi parang slow start. Once na nagsisigaw na yan si Coach Pido, nagbumura na, dun mahahawa na yung ano yung moral mo eh and yung spirit yung energy mo magigising ka na talaga eh. But ayun nga, depende na lang sa iyo kung paano mo i-take yung
yung way niya para ma-motivate or magising ka. Mm. Kung pusong bamon ka, edi doon ka sa tabi, di ba? Oh. Kung ano, kung ma-adapt mo as a motivation, magising ka, doon yung aangat yung sarili mo or yung game ng team. Diba? Mm. Yeah, yung style nga niya, it's not fit for everyone. So, sa tingin mo, like, meron bang mga players na nahirapan ng time mo na mag-adjust sa ganung style? Kasi nga, kung pusong mamon ka or mabilis kang mapikon, paano ka mag-flourish, di ba? Paano nagkakuha? Or pag kumuha siya ng player, talagang kailangan mataas na yung, like, patience. Oo, kailangan mo maging patience talaga. Hindi katulad, dati talaga, pag sumisigaw yung iba, natataranta. Diba? Kaya sa training pa lang, kailangan mong i-adapt talaga yung pagsigaw niya or pagmumura niya. Yeah. Mm. Para sa iyo naman yun eh. Hindi naman yun eh. Hindi para sa kanya. Yeah. Tapos, masasanay ka. Hindi lang naman siya yung coaches na ganun eh. Maraming coaches na mag-handle sa iyo na baka mas malala pa nga eh. So ready ka na, 'di ba? Ayun yung parang positive side na pag na-adapt mo yung ganung sistema ng pagiging coach niya. Mm. Para naman yung mga nakakatawang story, ano yung mga naalala mong nakakatawa? Ano ba? Ayun nga, means ano, pag one time sobrang galit na galit siya. Tapos, mali pa. Siya pala yung mali. Parang niya na-realize. Wala. Pag gano'n naman siya, nag-joke naman. Babawiin niya sa joke. Yung mga gano'n. So, ayun lang naman yung maging funny, ano niya, yung masayang istorya na ano ko, na encounter ko sa kanya. Na, galit na galit biglang after noon change mood, magpapatawa siya. Ayun yung ano niya, yung pagiging coaching style niya talaga rin. Compared mo naman noon ng advance ka sa pro level and you were with coach team, syempre iba naman yung style and yes. may triangle pa atake yun nung tinatakbo niyo, and I don't know, yung approach niya for sure magpagkaiba. So paano mo ma-differentiate yung dalawang coaches and what, yun nga, what makes them good at their own craft? Lalo na si Coach Tim, he's been winning. Lalo na now, di ba, ng Asian Games, kaka-champion pa lang niya nung gila. So ano sa tingin mo yung mga maybe like three most important characteristics on what makes Coach Tim successful or ba't mo siya naging isa sa mga gustong coach? Si Coach Tim talaga, sobrang systematic talaga yun. Number one, systematic talaga. Lahat ituturo niya kung ano yung tamang techniques, mga ganun. Details by details talaga yung pagka-coach niya. Hindi yung style na pasigaw. Kahit pag nagkamali ka, tuturo talaga sila siya na ganito dapat gawin mo. Kaya maraming players na successful na ginagawa and marami siyang championship na nakuha. Ayun yung nakikita kong pagtuturo niya na details. And then, ayun, off the, ano naman, bago kami mag-training, ipaparealize na talaga paano maging importante yung pagiging team player. Ayun. Ayun yung isang sa magandang, ano niya, hindi siya fan ng individual player. Gusto niya team talaga yung sistema niya. So tingin mo, so pagiging head coach, since dalawa na yung magaling na head coaches na that were under you nga, na si Coach Pido and Coach Tim, like magaling sila mag-communicate and mag-motivate ng players. So sa tingin mo, pag para maging magaling na head coach at any level, kailangan magaling sila yun mag-articulate or magaling sila maghanap ng motivation sa mga players, kasi like obviously these players hindi naman like same yung way of motivating eh, so iba't iba rin. So yeah, do you think isa yun sa mga pinaka-importante na characteristics? Yes, number one talaga yung pagiging leader mo.
paano mo maging paano mo ma-communicate yung kailangan mong system. Eh number one, communication, paano mo ma tawag dito, paano mo i-explain yung sistema mo sa player. Ay yung number one na ano talaga, key. Hindi yung basta magturo ka lang ng play, bahala ka na. Hindi eh. Kailangan mo talagang make sure na lahat kayo, lahat ng team, one page sa sistema yon. And alam yun kung ano yung gagawin. Ayun. Tama, tama. So, yun, bago tayo magtapos, gusto ko lang tanungin ang mga few questions na I always ask rin my guests. And ikaw, gusto muna kita tanungin bago yun. Ito pala nakakatawa, naalala ko lang. Did you really break someone's ankles nung naglalaro ka sa isang game? Like, talagang na-ankle broken siya. Totoo ba yun? Yun sa ano, sa Iraq. Yung Iraq team. Legit ba yun na talagang na-broken yung na-injure siya or something? Binuhot, naalala ko kasi, ayun nga, patapos na yung ano yun, yung mga 8 seconds na lang yung time. So, tapos sa akin yung bola, re-measure niya ako. So, ayoko naman ayoko mag-turnover. So, gumawa ako ng way para makalusot. Biglang nagulat na lang ako na natumba siya. Tapos sinabi sa akin ng coach, tingnan mo yung ginawa mo sa ano player. Sabi ko, nakita ko, binubuhat na lang papuntang dugout. Tapos yun nga, nakita ko sa ano, sa replay. Video, sa replay, na ano nga, na ano yung ankle break. Kakaiba yun na, kasi usually, di ba, pag yung mga sa NBA, yung mga highlights, di ba, ankle broken, pero tatayo sila kagad. Yung sa'yo, literal talaga na literal up. Talaga na binuwat siya. Tapos parang umiiyak pa nga na ano, masakit eh. Ayun. Memorable ba yun sa career mo? Oo, memorable. Dahil minsan lang mangyari yun eh. Kaya ako nga nabanggit eh, bago matapos. Pero yung isang question pa is, yung mga guests ko, since yun, mga 1 hour mahigit yung mga interviews namin and madaming matutunan ang mga viewers sa journey and yung mga na career nyo, ano yung isa sa gusto mo talaga mag-stick out sa mga viewers kung itong part lang na to yung panonood nila sa haba ng episode? Ano yung gusto mo mag-stick out sa kanila and maalala nila sa episode na to na si Kevin Ferrer yung guest? Ano ba? Ayun nga, yung aral na makukuha nila dito sa episode na to, kailangan nilang maging irespeto yung bawat isa, hindi man sa team kundi kung sino man yung nakakasalamuha mo, ay yung number one, respeto, and kailangan magtiyaga. Ayun talaga, kung walang tiyaga, wala kang aanihin talaga. Ayun, be patient, ayun, maging ano rin, isipin mo yung future mo, hindi yung isipin mo yung pamatagalan, hindi yung sandaling kikita ka. Ayun. Tsaka kumuha ka ng experience pala. Experience ang pinaka malakas na ano tawag dito. Kaya lang. Experience talaga yung makikip mo sa sarili mo and magiging advantage mo sa bawat isa. Ayun. Hindi yung pera-pera lang. Tama, tama, tama. So yung susunod na tanong is, kung may pagkakataon ka mag-dinner with 5 people na dead or alive, sinong iimbitahin? Wag English eh. Wag international. English. Hindi. Kahit sino. Kahit local or international or kahit di ko kilala, okay lang yun. Siyempre, una-una yung lolo ko. Yung mga mahal ko sa buhay talaga. Tapos sila Kobe para makakuha ng mga guides.
si God. Number one si God talaga. Para kabanding mo and makasama mo sa lahat ng journey mo. Madami na yun. Kasi kung family pa lang. Kasi iba sagot family din eh. Kung madami silang kapatid tapos parents pa ganun. Tapos asawa pa. Madami. As may anak ka pa. Madami na yun. Madami. So, yung huling tanong is, yun nga, alam mo naman na mini-message ko lang yung mga athletes or sports personalities online or on social media, ganyan. So, sinong mapapayo mo na pwede kong, or masasuggest mo na ma-invite ko dito sa podcast na maganda rin ang storya or masarap makipagkwentuhan sa kanila tungkol sa sports, whether basketball or ibang sports? Siyempre, yung ano, si Aljan Mariano. Okay. Ganda rin yung story. And then, Ed Dakiwag. Ano rin yung, maganda rin yung istorya ng ano niya, buhay niya ngayon. Okay. Sige, try ko sila consider in sa podcast ko since interview pa rin ako ng interview ng mga athletes and madami rin ako natutunan every episode. So thank you ulit, Kevin, for joining me here on the podcast. And my final message ka ba bago umalis? Thank you lang sa pag-invite mo sa akin. Ayun. I-edit mo na lang kung ano dapat i-edit. Oh, naalala ko naman yung parts na yun. So. Ayun lang. Thank you talaga. Good luck sa atin. And maging respeto sa bawat isa. Enjoy every single moment na. Okay, sige. Thank you ulit, Kevin. And before you go, is it okay if we take a picture? Okay. Okay, I'll take it. 1, 2, 3. Okay, thank you ulit, Kevin, for joining me on the podcast. And yeah, see you at the games. Okay, thank you.